Magandang umaga po mga kakao, nandito naman po tayo sa porsyon ko, ang manok mo, sagot ko. At itong ligon to ay tinuloy-tuloy ko lang po ang pagdalaw po sa mga naging graduate ko po sa aking academy. Ang tatalakayin ko po ngayon dito ay yung mga miscellaneous na gawain po na part of maintenance, no? Na mga farm. Isa na rito and often na hindi natin basta-basta binibigyan ng emphasis ay yung mga tungkol sa tahid ng manok. Alam naman po natin na as early as 7 months ay pwede natin putulin ang tahid. Pero kung sumasali po kayo ng mga stag derbies ay bawal po to itamper kasi unang-una madi-disqualify kagad ang inyong stag. Sa ganitong kadahilanan ay hindi po natin pwedeng putulan ang tahid dahil sasali po tayo sa stag derby at bawal po itamper yan. Ngayon, pagka mga 11 months sila o 12 months, dapat na po ito ay pinuputulan. At gaya po ng part of their maintenance, lalo na pagka sila ay more than a year o yung mga 2 years old, ay mas lalo pa humahaba ang kanilang tahid. At nakikita naman po natin, ang pinaka-natural na proseso pagka tumutubo po ang mga tahid ng manok ay nagkikiskisan po yan eh. Yung right and left nila ay nagbabanggaan. Kaya napapansin nyo po, lahat po ng mga tahid na makikita nyo na hindi pinuputulan ay matutulis. Pero ito po ay dapat natin talagang pinuputulan para hindi po makaabala at hindi po masira ang silong ng ating manok. Tandaan nyo po, may mga breeders na napaka metikuloso pagdating sa silong. Ayaw nila ng medyo patihiya ang kanilang tuhod. Ayaw nila yung silong na medyo masyadong malapit. At ayaw nila yung masyadong malayo. So, para ma-maintain natin yung ganda ng silong ng mga manok, kasi kung maganda po ang silong ng manok, ibig sabihin po nito ay mas maganda ang magiging cutting nila. Kaya nga, yung mga diferensya sa mga paa ay talagang inoobserbahan na mabuti yan. At ito ang isang faktor na nakakasira sa development ng silong ng manok. Kagaya po nito, gusto ko sanang ipaalala sa inyo, pagkasasali po kayo ng isang derby, kagaya po ng magsisimula kayo ng 21-day keep, ay dapat po pinuputulan natin from the start of the 21-day keep. Kasi hindi naman po pwede kung malapit na po o 1 week before the fight, lalo-lalo na kung mas malapit pa po doon sa laban, ay puputulan ninyo. Siyempre, mananakit po yan. So, usually, yung pinaka-practice po ng marami sa bungero ay gumagamit po ng lagarin bakal. Pero meron po tayong gagawing paraan para hindi po masyadong madugo ang pagputol ng tahid. Ganito po ang ginagawa, no? Halfway ay gagawa po tayo ng konting hiwa muna po doon sa side na yun. Pagka nangangalahati na po kayo, ang pinaka-final na pagputol po niyan ay few centimeters inside. Yan o, napansin nyo na halos agad na po pero wala pong tumulong dugo. Kasi ibang klaseng paraan ang ginamit natin para ma-prevent po natin ang too much bleeding. Tandaan nyo po, pag kami tumulong dugo, siyempre, you are in a disadvantage. Mas maganda po yung hindi nagdudugo. Ngayon po ay meron pa po tayo mga routine works na ginagawa po para ma-correct natin kung ano man yung mga problema, no, externally sa manok, no. At isa po na napaka-importante ay yung tinitingnan natin yung length ng kanilang beak. Kagaya nitong manok na to, pare, napansin mo na hindi niya nauubos ang pagkain, tama ba? Oh, kasi napakahaba na ng kanyang tuka at hindi na niya napupulot na mabuti ang kanyang mga grains. So, napakasimple lang po, kailangan lang po na nail cutter para dyan. Kailangan to the level, oh, doon sa pinaka-level ng pinaka-lower peak, no? Dapat pinuputulan yan at minimaintain po natin to at least, no? At puputulin natin maganda. Tapos, meron po tayo pang file. Tapos, saka natin ipa-file na ganun. Para maganda naman, no? Yung mga gumagamit po ng paso na plastic, doon kadalasan magkakaroon po ng
mas overgrowth nung pinaka upper beak. Yung mga gumagamit po ng mga clay pots, yon mas na may maintain po dahil matigas po yon, at pagka nila tinuka ay parang naturally napapile na po yung pinakatuka. Ngayon, isa pa po mga routine works na ginagawa po natin ay yung kaliskis nila. Napapansin nyo, nakaangat na po mismo ang kanyang mga scales. At dito sa pag-angat nito, maaring dalawang cause, no? Maaring nagmumolt din naman kasi ang scales. Ang isa pa ho ay maari pong merong tinatawag nating scaly leg mites. Pagdating po ng scaly leg mites, ang gamot po doon ay maganda po yung red coat na binibigay. Pero kagaya po nitong ganitong kondisyon, na sa tingin ko naman hindi naman po external parasitism, ito po ay dahil may edad na po yung manok. Ngayon, sa ganitong klaseng kondisyon, ay 2 days ago ay lalagyan ko muna ito ng cream, no? Yung Nivea cream o sabihin natin oil of olay, para ma-moisturize po mismo yung kanyang kaliskes. Then after 2 days na na-moisturize na po, ay pwede na po natin manually, oh. Kikita niyo po. Matatanggal na po. Ayun. Yun. Yan, oh. Napapansin nyo. Yan na po yun. Yung pinaka-dead scales niya po. Huwag nyo pong tatanggalin na sabay-sabay dahil meron ding konting pain na nararamdaman po manok. Kaya ang pagtanggal nyo po ay unti-unti at hindi ginagawa ng buong araw. Kundi, ma-stress din po ang manok. Pero importante rin na matanggal nyo po dahil minsan kung papabayaan lang po natin ang manok mismo by itself, ay matagal po to bago matanggal. At pagkatapos po nito ay maganda po ay meron tayong antiseptic procedures na gagawin, no? At ito na po yung pagbigay po ng red coat. Kung meron nga scaly leg mite, ito magaling, lalo na. And this also act as a mosquito repellent. Kaya hindi siya masyadong lalamutin pagkagabi. So nakita nyo, red coat, medover. Ito po yung ginagamit ko po pagka sa first day of conditioning. Yan o, lalagay mo dyan o. Yan, talagang it's an oil na mamo-moisturize mismo ang buong scales ng manok. At protection din yan. Kapanila. Maganda po ito ginagawa pagka umaga. Kasi kung sa gabi, pagkatulog nila, ay nagkakaroon po ng problema, nag-i-stick po sa feathers nila. Kaya the following day, ay maaari pong maging very sticky ang kanilang feathers. Pero kung ginawa nyo ng umaga, meron pa hong time to absorb, no? At medyo hindi ganun kagrabe pagka sila ay humapon ng bandang gabi. Ngayon po ay lumabas na po yung DVD natin on game tap conditioning. Dito po ay nakadetalye po ang pagpapakain, pagkukondisyon, yung mga training, table work, exercise, pati po yung mga droppings na dapat nyo ma-expect on fight day. Lahat po ay nakadetalye po rito at marami kayo matunan para madagdagan po ang panalo nyo. Ito po si Dr. Teddy Tanchanco ng TJT Kaking Academy na nagsasabi sa inyo, ang manok mo, sagot ko.